Nagsimula ang pelikula kay Jake Sully na isinasalaysay ang kanyang simple at mapayapang pamumuhay kasama ang kanyang pamilya sa lugar ng Pandora. Nabanggit niya rin na nagkaroon sila ng 5 anak ni Neytiri. 2 lalaki na si Neteyam at Lowak, isang babae na si Took, at 2 ampon na si Kiri at Spider Boy. Nilinaw ni Jake na si Kiri ay anak ng matalik niyang kaibigan na si Grace, na namatay sa pagtulong nito sa mga Navi laban sa pananakop ng mga tao. Si Spider naman ay naiwan nang umalis ang mga tao sa Pandora matapos silang matalo sa digmaan. Sinabi pa ni Jake na masaya sila ng kanilang pamilya na magkakasama. Dagdag niya pa na di mapapantayan ang kanyang saya sa nabuo niyang pamilya. Gayunpaman, hindi gusto ni Neytiri si Spider-Boy sa kadahilanang siya ay anak ni Colonel Miles Quatrich na siyang pasimuno sa pagwasak sa mga Navi at sa Pandora. Lumalabas na si Spider ay sinadyang iwan dahil sa siya ay maliit pa para maipadala pabalik sa Earth. Sa kabilang banda, si Kiri ay may espesyal na koneksyon kay Spider at sila ay matalik na magkasundo. Dahil sa kinalakihan na ni Spider-Boy sa mga Navi people, inisip niyang isa na rin siya sa kanila. Isang gabi, habang nag-uusap si Neytiri at si Jake, napansin nilang ilang mga spaceship sa kalangitan. Bigla namang nagpakita ang spaceship at lumapit sa kanila, at nagsimula itong maghasik ng lagim. Halos nasunog ang buong gubat ng Umatikaya. Nagresulta ito ng matinding pagkawasak at pagkamatay ng lahat ng mga hayop. Mula sa spaceship, ilang grupo ng mga sundalong robot ang lumabas at tinapos ang anumang mga naiwan sa lugar. Sobrang nagulat si Neytiri at Jake na nagmamasid mula sa malayo sa pagkaalam na isa itong RDA spaceship na sakay ang mga tao para sakupin muli ang Pandora at magtayo dito ng kanilang main operating station. Pagkatapos ay napunta ang eksena sa laboratorio ng mga tao kung saan tagumpay ang mga siyentipiko na gumawa ng Navi clone ng Colonel. Bagaman ang Colonel ay namatay na, lahat ng kanyang memorya ay inilipat sa Navi clone. Dahil dito ay mistulang si Colonel pa rin ang nasa katauhan ng clone na ito. Hindi lang yan, nagawa din ito ng mga siyentipiko sa iba pang mga sundalo. Samantala, pinangunahan ni Jake ang mga sundalo ng Navi patungo sa RDA train supply lines. Nagtagumpay naman silang makalusot dito at nagawa pa nilang makakuha ng mga bala at mga supply ng pagkain. Sa kanilang operasyon, hindi naniwala ang kanyang anak na si Lowak sa kanyang utos at nasugatan ito. Dinisiplina siya ni Jake at sinabing huwag niya na itong uulitin pa sa susunod. Sa kabilang banda, nakipagkita si Colonel sa kanyang senior na si General Ardmore at pinaalam sa kanya nito ang patungkol sa mga flying partners ng Navi na tinatawag na Scounts. Inaatake nito ang kanilang mga helicopters na nagpapahira para sa kanilang misyon. Nang marinig ito, pinagplanuhan nilang maigi kung paano magsagawa ng matagumpay na pag-atake. Kalaunan, nakarating na sila sa kagubatan. Sa kasamaang palad ay nandoon din ang mga anak ni Jake na naglalaro. Nagmasid ang Colonel sa paligid at natagpuan ang kanyang ginamit na robotic suit at nasa loob pa ang kanyang labi. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Lowak at nagmadaling sinabihan ng kanyang ama sa pamamagitan ng voice transmitter na nasa kanyang leeg. Nang malaman nito ni Jake ay agad na pinaalis ang kanyang mga anak. Pagkatapos ay nagmadali sila ni Neytiri magtungo sa lugar para siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Sa kasamaang palad, nang sina Lowak at kanyang mga kapatid ay tumatakas na, ay nahuli sila ng grupo ni Colonel. Mabuti na lang ay dumating din sa tamang oras sina Jake at Neytiri at inatake ang mga sundalo. Nagawa naman nilang mailigtas ang kanilang mga anak maliban kay Spider-Boy. Maya-maya, nang tanungin ni Colonel ang pangalan ni Spider-Boy, agad niyang napagtanto na anak niya ito. Balik sa Umatikaya, iminungkahi ni Jake sa kanyang asawa na lisanin na ang lugar at magtungo sa Eastern Seaboard dahil natatakot siyang maaaring ipaalam ni Spider-Boy ang kanilang lokasyon. Dagdag pa ni Jake na hanggat kasama siya ng tribo, magpapatuloy ang mga tao na atakihin sila para maghiganti dahil sa siya ang pumatay kay Colonel Quaritch. Bagaman ayaw ni Neytiri lisanin ang minamahal niyang lugar, pumayag na rin siya alang-alang sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, si General Ardmore ay isinalang si Spider sa isang machine para alamin ang mga impormasyon mula sa utak nito. Subalit nagmatigas si Spider dahil ayaw niyang maging traidor sa tinuring niyang pamilya. Hindi naman matiis ni Colonel ang paghihirap ng kanyang anak kaya hininto niya pansamantala ang machine. Pagkatapos ay sinabi niya sa General na siya na ang bahala kay Spider-Boy. Pagkatapos ay kinausap niya si Spider-Boy at sinabing hindi siya masamang tao. Sinabi niya rin na napunta siya dito para ibalik siya sa Earth na talagang tahanan niya. Dahil dito ay nakumbinsin niya si Spider at nagpas siya itong sabihin lahat ng nalalaman niya. Sumunod na eksena, si Jake at buong pamilya nito ay tuluyan ang nilisan ng kanilang lugar at lumipad sakay ng Scounts.
Sa ilang araw nilang paglalakbay, sa wakas ay nakarating na rin sila sa lugar na tinatawag na Metcayina, kung saan ibang tribo ng Nabi naman ang nakatira dito. Sa pagkagulat, tila ang mga Nabi na nakatira dito ay kakaiba ang itsura na may mapuputlang kulay. Maya-maya pa ay dumating ang pinuno ng tribo na si Tonowari kasama ang kanyang asawa. Sinabi nito sa pamilya nila Jake na hindi nila kakayaning makasurvive dito sa katubigan. Gayunpaman, sa pagkadesperado ni Jake na iligtas ang kanyang pamilya, nangako siyang pagsasanayan nilang tumira dito. Pagkatapos ay inihayag niya na sila ay hinahabol ng mga tao at gusto silang patayin. Nang marinig ito, sa wakas ay pinayagan na rin sila ni Tonowari manatili sa lugar. Sinabihan niya rin ang kanyang mga anak na turuan ang mga anak ni Jake kung paano lumangoy. Kaya naman, dinala sila ng mga anak ni Tonowari sa dagat at tinuruan muna ng basic. Samantala, ang pilyong bata na si Lowak ay sinubukang kumonekta sa sea creature ngunit nawalan ito ng kontrol at muntikan pang malunod. Nang makita ito ng mga anak ni Tonowari ay hindi nila mapigil ang pagtawa. Samantala si Kiri naman ay unti-unting natututunang maadap ang lugar at nagawa pa nitong makipagkaibigan sa mga sea creatures. Sumunod na araw, ang anak ni Tonowari na si Onang at mga kaibigan nito ay lumapit kay Kiri at sinimulan nilang kutyain siya. Dahil dito, dumating si Lowak at sinuntok si Onang. Kaya naman ay binugbog siya ni Onang at mga kaibigan niya. Kalaunan, na mapag-alaman ni Jake ang insidente, nagalit siya at inutos na agad na humingi ng tawad si Lowak kay Onang. Hindi na nag-atubili si Lowak at agad na nag-sorry kay Onang. Kahit na pinatawad na siya ni Onang, sa loob-loob nito ay may masama siyang plano para kay Lowak. Kaya naman, tinuruan niya si Lowak lumangoy at nagpa siyang dalhin ito sa isang lugar. Hindi alintana ni Lowak ang panganib na nakaambang, kaya pumayag siya. Maya-maya, habang nangingisda si Lowak, isang napakalaking predator ang muntik na siyang kainin. Sa pagkatakot, humingi siya ng tulong ngunit walang sumasagot. Ngunit sa di inaasahan, isang humongous creature na tinatawag na payakan ang nagligtas sa kanya, kaya agad nitong pinatay ang predator. Dito ay nalaman natin na ang payakan ay kabilang sa uri ng mga tulkuns. Ang mga ito ay mababait at intelihenteng nilalang. Ang mga payakan din ay malalaki at makapangyariang sea creature sa dagat. Pagkatapos ay naging kaibigan ni Lowak ang payakan. Tinulungan niya din itong tanggalin ang harpoons na nakasaksak sa katawan nito. Maya-maya, nang makauwi na si Lowak, ipinatawag siya ni Tonowari. Dahil napag-alaman nito ang ginawa ng kanyang anak kay Lowak at sinabihan si Onang na humingi ng tawad kay Lowak. Gayunpaman, pinagtakpan ni Lowak si Onang at sinabing wala siyang kasalanan. Dito na pagtanto lahat ni Onang na si Lowak ay talagang mabuting Navi. Pagkatapos ay kinuwento ni Lowak kung paano siya iniligtas ng payakan, subalit walang naniniwala sa kanya. Sa halip ay inihayag nila na ang payakan daw ay delikado at mumapatay. Sa kabilang banda, pinaliwanag ni Spider-Boy kay Kernel ang tungkol sa kultura ng mga Navi at dinala niya ito sa Hallelujah Mountain para kumuha ng mga scouts. Sa una ay nahihirapan pa ang Kernel, subalit natutunan niya din itong paano mapalipad. Ilang sandali lang, nalaman na din nila ang posibleng lokasyon ni Jake at agad na inihanda ang mga sundalo para magtungo sa Metcayina Reef. Pagdating nila ay tinanong nila ang ilan sa mga water navies kung kilala ba nila si Jake. Nang sinabi nilang hindi, agad na pinatay ang isa sa kanila at sinunog pa ang kanilang pamamahay. Pagkatapos ay nagpatuloy ang Colonel sa kanilang plan B. Ngayon ay pinatay naman nila ang mga tulkun sa paniwala na sa paraang ito ay lalabas din si Jake. Ang mga tulkuns ay mayroong special liquid sa kanilang utak na nagpapahaba daw ng buhay. Kalaunan, ilang mga hunters ang nagsimulang tugisin ang mga sea creatures. Inatake nila ito gamit ang mga trackers na nagpapahina din sa mga tulkuns. Isang malungkot na eksena kung saan ang mother tulkuns ay malapit nang mamatay. Nang mapag-alaman ito ng mga Metcayinians, sobra silang nagalit at nagpasyang maghiganti. Gayunpaman ay pinigil sila ni Jake at pinakalma muna. Sinabi niyang kailangan nila mag-isip ng plano. Nang marinig ito ni Lowak ay agad siyang nagtungo sa best friend niyang payakan. Sumama din sa kanila si Onang at mga kaibigan nito. Ilang sandali lang ay natagpuan na nila ang payakan at sinusubukan tanggalin ang tracker sa payakan. Pagkatapos, ang Colonel at mga hunting crew ay papunta na sa kanilang lokasyon. Kaya naman ay agad itong pinaalam ni Lowak sa kanyang ama. Sa nalalabing oras, sa wakas ay natanggal din nila ang tracker mula sa katawan ng payakan. Pagkatapos ay agad na nagtago sa ilalim ng tubig habang hinahanap naman sila ni Colonel. Samantala, nagtungo si Jake kay Tonowari at pinaalam na nawawala ang kanilang mga anak. Kaya nag-alala ito at agad na inihanda ang kanyang mga sundalo para sa digmaan. Kalaunan ay nagtungo na sila sa battlefield. Sa kabilang banda ay inutos ni Colonel na atakihin ang mga tulkuns at hanapin ang mga anak ni Jake.
Sa kanilang paghahanap ay nahuli nila si Kiri at Tok gamit ang net. Sinubukan ni Loak putulin ang net ngunit maging siya ay nahuli din. Maya-maya ay dumating na ang Colonel at tinali sila sa rehas ng ship. Pagkatapos ay kinuha niya rin ang collar transmitter ni Loak at sinabi kay Jake na mag-surrender na ito para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Dahil sa wala ng choice, pumayag si Jake sa kondisyon ng Colonel. Sa parehong sandali, napansin ang payakan ng kanyang best friend na si Loak at nagpasyang iligtas ito. Isang desperadong atake ang ginawa ng payakan. Tumalo nito sa ship at inatake lahat ng mga sundalo gamit ang kanyang palikpik. Sa pagkakataong ito, nagsimulang umatake ang mga Metcayina sa mga sundalo ni Colonel. Sa kabilang banda, sinisira ni Spider ang controller ng whale ship na naging sanhi para masadsad ito sa batuhan at pumasok ang tubig sa loob. Sumunod, si Jake at kanyang panganay na si Netea may umakyat sa deck para pakawalan si Loak, Tok at Kiri. Pagkatapos ay inutusan muna sila magtago sa ligtas na lugar, subalit tumanggi naman si Loak. Sa halip ay nagpasya siyang iligtas ang kapatid niyang si Spider Boy. Sinamahan din siya ni Neteyam at maya-maya ay natagpuan na nila si Spider Boy. Nang papalabas na sila ng ship ay napansin naman sila ng Colonel kaya inatake sila nito. Sa kasamaang palad ay tinamaan si Neteyam at lubhang nasugatan. Agad siyang dinala sa dalampasigan ngunit dahil sa dami ng dugo na nawala, binawian ito ng buhay. Nang makita ni Neytiri ang pagkamatay ng kanyang anak sa kanyang harapan, umiyak ito at lubos na nagdusa. Samantala, nahuli muli ni Colonel si Kiri at Tok. Pagkatapos ay muli niyang tinawagan si Jake para ipaalam na hawak niya ang dalawa nitong anak. Pinakalma ni Jake si Neytiri at hinikayat itong samahan siya para iligtas ang kanilang anak sa kamay ng Colonel. Pumayag naman si Neytiri na may matinding galit sa puso. Tinawag niya ang kanyang scown at nagtungo na sa ship. Maya-maya, nagpasabog si Jake sa ship na ikinamatay ng halos lahat ng mga tauhan ni Colonel. Dumating na rin si Neytiri at pinana ang mga natirang tauhan. Pinakawalan ni Jake si Tok subalit sa kabilang banda, nagpakita ang Colonel hawak-hawak si Kiri. Binantaan niya si Jake na ibaba ang kanyang sandata. Ginawa naman ito ni Jake, ngunit si Neytiri ay kinuha si Spider Boy at binantaan si Colonel na papatayin niya ito. Sa una, sinabi ng Colonel na wala siyang anumang relasyon kay Spider Boy. Ngunit ang sugatan na ito ni Neytiri, agad niyang pinakawalan si Kiri. Pagkatapos nito ay naghanda na silang umalis. Subalit sinabi ni Colonel na babalik siya para maghiganting muli at papatayin niya si Jake. Napagtanto ni Jake na hindi sila matatahimik ng kanyang pamilya hanggat nabubuhay si Colonel. Kaya naman, muling nagharap ang dalawa sa matinding labanan. Isang brutal na sagupaan at tila patas lang ang dalawa. Ngunit sa huli, ang ating bida pa rin na si Jake ang nagtagumpay. Sinakal niya si Colonel sa leeg hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa kasamaang palad, nauubusan na ng hininga si Jake sa ilalim ng tubig at nalunod din ito kasabay ng Colonel. Mabuti na lang ay dumating si Loak para iligtas siya. Maya-maya ay dumating ang payakan at dinala sila sa dalampasigan. Sa parehong sandali ay dumating din si Spider Boy para iligtas naman ang kanyang ama na si Colonel. Nang sinabi sa kanya ni Colonel na sumama na siya sa kanya, tumanggi ito at mas pinili ang kinalakihan niyang pamilya. Sa huling eksena, inilibing na nila ang katawan ni Neteyam sa ilalim ng karagatan. Nagtapos ang pelikula nang alalahanin ni Jake ang masasayang sandali kasama ang panganay niyang anak na si Neteyam. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Mag-subscribe na kung inyo itong nagustuhan. Once again, this is Juan Tamad, ang inyong lingkod. Hanggang sa muli, maraming salamat po.